Magandang araw po sa ating lahat. Andito na naman po ako sa aking munting channel. My name is Mildred Nandrids TV Rooftop Gardening. For today's video guys, nakikita nyo po ba yung nasa tabi ko? Ayan, ang aking Dark Lord. Si Dark Lord ko po. Ayan. Medyo pinag-iisipan ko siya guys, na i-cut. Gawin, kasi dalawang puno to guys. Dalawang puno ito itinanim ko. Ayan po. Ayan ah. Dalawang puno po ito magkabilaan. Ayan. So, medyo tumangkad-tangkad na siya ng kaunti. Kaunti pa lang naman. Pero, pinag-iisipan ko siya na gawing dalawa or magiging tatlo sila. Kasi, ikakat ko yung bawat talbos na ito. Kasi, meron na siya guys. Yung roots niya is matured na. So, dito ganun din. Ayan. So, pinag-iisipan ko siyang i-cut para itanim sa ibang paso. Katulad po nung ginawa ko doon sa isang philodendron ko. Actually, hindi ko siya kinat. Hindi ko lang sinadya na nabali. Yes. Okay, pero bago po ang lahat, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo po akong kalimutang i-subscribe at pindutin ang notification bell po para updated po kayo sa mga i-upload ko pa pong mga videos. Okay po, so bibigyan ko ang sarili ko ng mga 10 minutes para pag-isipan. Okay, so samahan niyo ako guys. After 10 minutes, hindi po, kasi po, kaysa naman po maghahaba lang siya. Di po ba kapag yung mga ganito eh pinutulan po natin to ng talbos, magkakaroon naman po ito ng iba pa namang talbos. Kumbaga mag-aano to siya, magsasanga. So hanggat hindi natin to siya pinutulan ng itaas, hindi po ito magsasanga. Patuloy lang po itong hahaba. So kailangan natin siyang putulin kasi ito po guys, oh, ayan na. Oh, yung isang ano na ito. Magbibigay na siya. Ito yung bagong dahon niya, ito yon dito, ito sa sanga na ito, ito yung bagong dahon niya, ayan, yaan. So, ito na naman, magbibigay na naman po siya ulit ng isa. So, kung ikakat natin siya, hanggang dito lang. So, may dahon siyang isa, at itong magiging dahon niya ulit. Kasi ito, itong dahon na ito, nasa ibaba ito guys. Ayan o, nasa ibaba ito. So, ito lang ang maisasama. Itong dahon na ito, ito. Yan. Kung dito natin siya ikakat, or kung sasagarin natin siya. Ito, masasama ito. Pero, papangit po siya. Tapos, dito naman sa isa, hanggang dito din natin siya ikat. Meron siya ito. Mas maganda ito kasi may bagong dahon. Nagbigay na po siya kasi din ng bagong dahon. Ito, tapos, ayun. Magkakaroon na naman ulit. Ito po. Ayan. Kita niyo po ba? Magbibigay na naman siya ulit nito. So, kung dito tayo magka-cut, magiging, ano ang magiging dahon niya ay isa, dalawa, plus yung magiging bagong dahon niya po ulit. So, may matitira pa din namang mga dahon at magkakaroon ito siya ng bagong tubo kapag kinat natin. Katulad po dun sa ginawa ko doon sa ano, sa aking isang philodendrons. Actually, hindi ko naman talaga siya kinat. Hindi ko lang nasadya na naputol kasi ginawa ko, inikot ko siya sa pole niya guys, so medyo napwersa ko siya nung pag-ikot ko, medyo tik, ayun, putol na pala siya. So pero good thing naman kasi mayroon na siyang bagong ano, may bago na siyang tumubo na mga gano'n nakataas, ganito na siya guys, so, may bago na siya, pakita ko po sa inyo. May bago na siyang ano, may bago na siyang tubo, tapos yung kanyang naputol itinanim ko din. Eh, nakita ko naman na may bagong dahon na din. Na magbibigay na din siya ng bagong dahon. Yan. So, buhay na siya. Stable na din siya kahit paano. Kasi may mga ugat naman na yun nung naputol. Kaya, hindi na yun delikado. Hindi na siya, ano, hindi ka na mag-worry na
madeds. Okay, so dito, gagawin po natin dito. Ito po yung problema sa akin, guys, eh. Alam nyo kung nakapagbili kasi ako ng paso na medyo maramihan. Kapag may bakante kasing paso, nangangati po ito si kamay. Iyaan, yan po ang problema sa akin pag may mga bakante akong paso dito. Iikot ako dito, tapos pag may nakikita ako sa aking mga halaman na pwede ka nang i-cut. So, anong gagawin natin? I-cut na natin ito. Yung mga ganun. Pero kung wala kasi akong paso, hindi ako ano, hindi, kumbaga tahimik ako. Yes. So, dahil may paso ako, eto, nangangati. Nangangati si kamay na magputol. So, pero okay naman na to siya putulin. Okay na to siya, guys. Okay na siya. Pero tinitignan ko po siya. Okay kasi siya, eh. Ang ganda niya eh. Ano po ba? Ikakat ko po ba siya o ano? Kayo po. Parang nangihinayang akong ikat siya kasi ayan na siya, guys. Oh, lash na kasi siya. Ang lash niya na eh. Oh, ayan oh. Hindi po ba? Noon pong ano, alam niyo po kasi, hindi naman ano, kasi kahit naman sabihin mong binigay lang to sa akin, doon nakakapanghinayang naman din. Binigay lang po kasi ito ng kaibigan ko sa akin. So, hindi naman porkit ibinigay, hindi na tayo manghihinayang kahit hindi tayo gumastos. Ang problema lang po kasi, ito sila. Ang dami ko po kasing paso na natira. 1, 2, 3, 4, 5. Limang paso pa po kasi yung natira. So, yun po talaga ang mahirap. So, tulungan niyo po ako mag-decide kung ikakat ko po ba siya o hindi. Nakatan, may ano po ito, nakakapit na po ito mga ano niya sa ano, sa pole na ginawa ko. Actually, kaunti lang yung ano, kalahati lang, ayan, hanggang dito lang yung coco pole na inano ko. Ang karugto na po niyan is kawayan. Yes, nilagay ko. Para may kapitan lang siya sa dulo. Yes. So, paano ba? Okay, another 10 minutes. Okay, so this is it, guys. Nakapag-desisyon na po si Akech. Ang gagawin ko po ay yung isa lang po muna ang aking ikakat. Ito lang po muna, itong medyo ito, itong mukhang matured na po na ito. Ito po, ito lang po muna ang ikakat natin. Yes, ito lang. So, since may gunting na ako dito. Okay, so ito lang po muna ang ikat natin, ikat po natin siya ng hanggang dito. Yes, hanggang dito po. Sa ano na ito. Okay, hindi ko pa po kinat yun ha. Tinanggal ko lang po muna yung tali. So, ito lang. Ito muna ang ating kuhanin. Ang isa. Kasi, ang gusto naman natin dito is maparami siya. So, paano natin siya maparami kung hindi po natin siya ikakat? Di po ba? So, ito muna ang ating tatanggalin. Isa lang po muna. Ito. Ayan. Kasi, para mag, ano po siya, magkaroon po siya ng sanga or oo, may mga bagong tubo po siya. So, kung ibabaon natin siya, mababaon po natin tong isang dahon niya na to. So, may matitirang isa sa taas at yung bagong tubo niya. So, tara! Ikat na natin. Yay! Ganun naman po talaga ang ano natin. Ang ating intensyon sa ating Dark Lord ang maparami natin. So, paano natin siya padadamihin kung hindi po natin siya ikakat? Okay, so let's go. May mga ano naman na siya, matured naman na yung ugat niya. Nililabang ko lang yung sarili ko kasi parang okay, let's go. Okay, cut na natin siya. Ayun na siya, tatamaan na siya ng gunting. Let's go. Ayun. So ayun na. Nakat na natin siya. O, kita mo yung mga ibang ugat niya nasa ibaba na. Ayun. O, may ugat naman na siya, guys. So, hindi na to siya. Hindi na to siya tigatig. O, yun siya, guys. O, yung bagong dahon niya. Ayan po. O. So, nagkaroon siya ng, nakakuha tayo ng dalawang dahon. At ang magkakaroon siya ng tatlo, pangatlong dahon. So, ayan na siya. Ang ating Dark Lord. Ayan. So, okay. Itabi po muna natin siya.
Sa ganito kasi guys, hindi ko alam, wala akong ano eh, wala akong tawag nito. Yung nilalagay po nila na, may nilalagay po sila dito sa pinagputulan. Yes po, pero ako kasi wala, so lagyan lang natin siya ng kaunting lupa lang para hindi lang siya ano ayun. Kaunting lupa lang guys, kasi makatas to siya. Ayan. So, kaunting lupa lang nilagay ko. Yung iba kasi mayroon silang nilalagay dyan. Hindi ko lang alam kung ano po yun. Hindi ko po ano eh. So, ayan lang ilagay natin. So, okay pa naman siya. Hindi na siya ganun ka lush talaga. Tignan. Pero, hintayin natin sa mga susunod na mga araw, weeks, month ang pinagputulan natin. Okay. So, kasi itong isa sa kabila, medyo mura pa to guys eh. So, nag-alangan ako sa kanya na putulin. Kaya, dito na lang, ito na lang muna, isa na lang muna ang ating puputulan. Yun. Ito na yung mga bagong mga dahon niya, guys. Oh. Ayan. Ang ganda kasi nito sa likod, guys. Ito, oh. Yan, ang ganda. Ang ganda na ako sa likod nito na parang may pagkapula. Pagka medyo may edad-edad na, may medyo matagal-tagal na, hindi na siya ganun kaano. So, ayan. Naputol na natin at ililipat na po natin siya mamaya. Ililipat na po natin siya sa ating mga paso, sa isang paso natin na bakante. Actually, hindi lang isang paso, kung bakante, lima po yan. Ayan, so, hindi pa naman siya ano, okay pa naman siya tingnan, lush pa rin, para lush, oh, lush pa rin naman siya tingnan kasi yung mga dahon ng mga natira, medyo lumapad na nga po kasi nung binigay po kasi sa akin to ang dahon eh mga ito lang po yun oh, ito lang ganito lang kaliliit oh, ito lang oh, kita niyo po ba yun nasa pinakaibaba yan lang po yung ano mga dahon na yan, mga ganito lang oh, mga maliliit lang. So nung nasa akin na siya, napa ano ko man, napalapad ko man siya, so ayan yung mga dahon niya, ang lalapad na guys oh, ayan oh, ayan lumapad na siya. So ibig sabihin, marunong ako magtanim. Char. Okay, so ayan na. Ibabalik na natin to siya dito sa ating pinagkuhaan at itatanim na po natin yung ating pinotol. So, tara. Okay, so ito na ang ating hinalong lupa at regular na soil. Tapos, isa, naglagay po ako ng pumice at naglagay din po ako ng kokopit at yung ipa ng palay po. Yes. Tapos, yung paso po natin, nilagyan ko na po yan ng ano, oh, yung cuckoo cubes. Yes po. So, ito na. Lalagay na natin siya. Ayun. Ganyan lang, guys. Ang ating paglilipat. At, kasi ito medyo nakaano siya, so gagawin natin para masentro lang siya. Sa gilid po natin siya ilagay. Ang pinakapuno po niya. Yes, sa gilid po natin ilagay. Para parang nasa gitna lang din po yung. Oh, no. Okay, so ayan. Yan, so ganyan lang. Katulad nga po na sinasabi ko, itong dahon na ito is mababaon ito. Yes po, aabutan po ito ng lupa. So, okay lang yan. Okay, bakit may tali na nasama? Ayun, so lagyan na natin. Ayun. Tatlo lang, bali apat na klase ng ano po yung nilagay ko. Ipa ng palay, kokopit, at yung pumice and regular na ano po, regular lang na tawag nito na soil na lupa yan. Ayun, oh yan, ganyan lang ako magano guys, ganyan lang ako maglipat ng aking mga tanim or magpat ng mga tanim. Yan, yan lang yung mga lupa na gamit ko, mga hinalo ko mga lupa, ganyan lang yan. Okay, so ayan na siya. Yun,
Nagawa ko na. Yun, katulad nga ng ano, ayun. Yung isa po, medyo nabaon po itong isang ano na ito, isang dahon. Pero okay lang yan. May ugat naman na yan siya, so hindi din yan siguro hindi na yan siya mamatay. Though eventually, magdidilaw po talaga ito. Ito siya. Magdidilaw po ito. Ayun, asahan po natin yun. Ayun. Okay, so ayan na siya guys. Atin lang na siyang nailipat sa isang puting paso. So sana magiging okay po siya. Bantayan natin siya ng mga ilang araw. Kung malalaman po natin ito na mag-stable kapag po eh itong mga ano niya na ito, mga dahon niya ito, hindi na lupaypay, hindi na to lupaypay. Katulad nga po ng paglipat ko dun sa kanyang pinagputulan, mga pagkatanim ko po sa kanya, mga 3 to 4 days or mga 1 week po yata siyang lupaypay. Pero nung katagalan po, nakikita ko na lumalaban na po yung kanyang dahon sa hangin, sa hampas ng hangin. So, okay na siya, stable na siya. So, ito din po ang anuhan natin. Tingnan-tingnan natin dito sa kanya. So, ayan. Tapos na tayo. Nailipat na po natin yung ating isang Dark Lord. Ayan. Ayan na po. Okay. Okay. So, ayan na siya guys. Nailipat na natin siya. Ayan na po siya. Oo, ayan na po. Okay, ito na lang po ang gawin nating siguro eh ito na yung pang thumbnail natin. Ayan. Oh, ayan na po siya. Oh. Ayan. Oh. Ayan. Sa mga susunod na araw, bukas, mamayang hapon, medyo maglupay-pay to siya, pero asahan po natin yun. Yun. Hindi po muna natin to siya guys, ilalagay sa medyo, sa ngayon medyo uminit-init na, sa awa ng Diyos. So, hindi po muna natin to siya ilalagay sa initan ha, sa direct sunlight. Ilalagay lang po muna natin ito siya sa mga malilim ng mga 2 araw. Or 3, mga ganun po. Para hindi po siya talaga, as in, lupay-pay na lupay-pay po talaga yung dahon. So, kapag po tingin natin medyo okay na siya, doon na lang po natin siya ilabas. Sa medyo maarawan, kasi need pa din naman po nila ng init. So, pero sa ngayon, dahil bagong lipat lang po siya, itatabi lang po muna natin siya sa medyo malilim na lugar dito. Itabi po muna natin siya doon sa medyo mainit-init, medyo malamig-lamig doon. So, ayan na. Nilakasan ko yung loob ko, nailipat siya. Okay, that's it for today's video guys. Kung nagustuhan niyo po ang aking mga video, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share. Pindutin ang notification bell po para updated po kayo sa mga i-upload ko pa po mga videos. So, see you sa next video guys. Bye! Happy planting!